Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, ipapakita ko na sa inyo guys, ito na yung part 2 ng video kung saan gagamitin naman natin itong set na to. So ito siya guys, nandito na siya sa side kasi nandito malapit yung ating power. So ipagsasaksakan siya. So guys, tatlo siya ha. So ito naman yung pang-cavitation. Ito yung pang-patunaw ng taba. Kung tatlo guys, ito naman yung tripolar kung saan ginagamit siya sa face. So ayan, ganito lang siya kaliit. Ito yung pinakamaliit. So ito naman guys, yung multipolar, ginagamit siya sa face, pwede din siya sa braso, sa chan. So ito naman yung mga pang-patighten ng skin. So after natin mag-cavitation, susundan natin siya ng RF. As you can see guys, ito yung power button niya, ito yung fuse. So kapag hindi na siya gumagana, so kailangan nyo ng palitan ng fuse. So ito nga yun guys. Pero kapag bumili kayo nito, may kasama na siyang ganito. So ayan yung itsura ng fuse niya. So nabibili po ito sa Shopee. Kalagay dyan na enter. So, pipindutin nyo lang dyan. And nakalagay na dun yung cavitation, RF, and multipolar. So, guys, mayroon akong dalawang cream dito na gagamitin. So, itong isa, guys, ito talaga yung pang-RF. Which is, ginagamit to sa mga aesthetic. Ayan, sa mga aesthetic clinic, ginagamit siya. Ganun yung kulay niya. And mabango siya, guys. And maganda rin itong gamitin kasi kapag ginamit mo siya, may glowing effect siya after mo mag-treatment. So, guys, maganda to kasi meron siyang L-carnitine, collagen, aloe vera extract, hyaluronic acid, glutathione seaweeds extract. So guys, ito maganda din siya, kakabili ko lang nitong facial gel na to. And meron siyang vitamin C, hyaluronate, collagen. So maganda din siya gamitin sa face. Guys, after pala nitong review na to, magbibigay ulit ako ng another review dun naman sa bago kong biniling machine, which is yung Haifu. So ayun naman yung talagang mabilis makapagpatunaw din ng taba at saka nakakaslim talaga siya ng face. Pag magti-treatment kayo, make sure na pupunasan nyo muna po yung machine bago nyo siya gagamitin. And then, ganun din, pagkatapos nyo siyang gamitin, para lagi siyang malinis. Kasi ilalapat natin yan sa face natin para maiwasan natin magkaroon ng pimples. Siyempre guys, pag magti-treatment tayo, make sure malinis yung face natin. So ayan, ito nga pala yung gamit ko guys, from Yubu. 199 pesos lang, tatlong ganitong malaki na siya. So maganda siya gamitin. So ayan, linisin muna natin yung face natin bago tayo mag-treatment. Guys, pwede nyo nga pala itong gawin 2 to 3 times a week. So kailangan magbigay din kayo ng interval. Guys, ang gagamitin ko is RF cream dahil mag-RF po ako. Gusto ko lang din i-share sa inyo na itong pang-cavitation, hindi ko siya ginagamit sa face. Kasi meron siyang something na tunog na hindi mo talaga kakayanin yung tunog niya. Alam mo yun, yung basta may something siyang tunog talaga. Ipaparinig ko sa inyo. And doon sa unboxing ko guys, di ba, pinarinig ko naman sa inyo yung tunog nito. So, trinay ko siya ng isang beses na gamitin sa face ko, hindi ko talaga siya kaya kahit nasa level 1 pa lang. So, ang ginagamit ko lang talaga for my face is etong RF. Eto, pwede to. Guys, ayan. So, ginagamit ko lang siya guys sa baba. Hindi ko siya ginagamit sa face kasi hindi ko talaga carry yung tunog. So, ayan guys, mag-start na tayo. So, ngayon, kuha muna tayo guys ng cream. So, unti lang muna ilagay natin. So, ayan. Ganyan lang ako mag-apply ng cream, guys. So, kasi natutuyo din to. Kaya make sure na huwag naman din sobrang dami, guys. Yung saktuhan lang. Guys, para maging maayos yung pag-tighten ng skin, dapat pa-up yung paggamit nitong machine na to. Huwag nyo siyang itututok sa face nyo nakatulad ng ganyan. Kailangan, guys, tuloy-tuloy yung galaw niya. Hindi pwedeng nakastock siya kasi mapapasok kayo kasi umiinit po ito. So, una, guys, hindi nyo agad ma-feel yung init kasi ano pa siya, parang nag-iipon pa siya ng init, ganyan. Pero huwag nyo siyang titigilan. Kailangan tuloy-tuloy yung ikot ng machine. Kasi guys, kapag hinayaan nyo lang na like nakasteady sa isang lugar, maiinitan talaga kayo. And eto pa, isang tip guys, huwag kayong maglalagay dito. Ayan, huwag nyo siyang dadaan dito. Kasi ako ilang beses ako na, parang na ganun ako. Kasi medyo napaso ako. Dahil dinadaan ko siya dito. Kasi sobrang nipis ng part ng ganito natin. Kaya hindi mo siya pwedeng gamitin doon. Namiinit na siya. So, pataas po yung hagod ng machine. Ito kasi guys, pang pataiten talaga ito ng skin. So, iba talaga guys yung aura ng skin kapag gumagamit ka ng ganitong machine. So, iba din yung skincare lang, iba din yung gumagamit ka nito. Makikita mo talaga yung difference ng skin mo. Like, kung bibili kayo nito, yan, kailangan tuloy-tuloy nyo siyang gagamitin. Pero 2 to 3 times a week lang ha, hindi siya pwede everyday kasi kailangan mag-rest ng skin natin. So guys, bumili din kasi ako ng Haifu. So, nagustuhan ko din siya and then isi-share ko din sa inyo yun. Ito kasi convenient kasi dito lang tayo sa bahay. Kapag nagre-relax, pwede tayo mag-ganito. Katulad nitong ginagawa ko. So, medyo may time ako ngayon kaya nakapag-vlog ako. Pagkatapos ng 10 minutes na sinet ko,
titigil naman po sa yung machine. And then pagkatapos nun guys, ipahinga nyo lang siya ng ilang minutes bago nyo siya ulit gamitin. So per session, kailangan pinapahinga po yung machine para hindi siya iinit talaga. Yung paggamit ko nito sa chan ko guys, hindi ko naman na ipapakita kasi busog pa ako. So kakatapos ko lang kasi kumain, bawal po kayong gumamit nito kapag katapos nyo kumain. Okay? So kapag gagamit kayo nito, so kung dadaan kayo sa process ng treatment guys, make sure inom kayong tubig bago magsimula and after inom din kayo tubig. And huwag muna kayong kakain, lalo na kapag ginamitan kayo ng cavitation sa chan. Ito naman guys kasi pang lifting siya. 5 minutes ko lang siya gagawin guys. So start na tayo. Maririnig nyo guys, tutunog to. Ayan, pakinggan nyo. Ayan, tumutunog siya, diba? So ayan yung, alam nyo ba kapag ginagamit ko siya, medyo merong kaba. Pero hindi naman siya nakakaano guys. Kasi medyo matatakotin lang talaga ako. Pero ayun o, kapag dinikit nyo na siya guys sa skin ninyo, may tunog na talaga siya. And alam ko maririnig nyo siya. Kasi malapit yung microphone ko guys ha, maririnig nyo siya for sure. So ito yung pampatunaw ng taba. So sa mga malalaking braso dyan guys, ayan, magandang-maganda po sa inyo. So huwag nyo siyang gagamitin sa mga elbow guys ha, bawal siya. Bawal siya sa mga elbow. So pag medyo malakas yung tunog na naririndi kayo, if pwede nyo siyang diinan ng ganun para medyo mabawasan yung tunog niya. Ako guys, medyo sanay na ako, kaya lang alam yung feeling na tapos dinidikit ko siya, parang natatakot pa rin ako, pero wala naman, di siya masakit. Mas okay, tuloy-tuloy nyo siyang ginagamit guys, kasi may kita nyo talaga na magta-tighten yung skin nyo. Alam nyo ba, yung chan ko, last time kasi parang tuloy-tuloy ko na siyang nagamit eh. And makikita mo talaga, nagta-tighten yung chan, tapos ma-emphasize talaga, like for example, nag-workout ka, na-emphasize talaga yung buhet, ganun, nakakatulong talaga siya. Kaya guys, ito yung sasabihin ko sa sarili ko, kailangan tuloy-tuloy na talaga. Kailangan ko na talagang ituloy yung pag-workout ko. And ito namang malaki guys, pwede din siya sa braso. Ito nga rin guys yung pang-patitan. So pang-RF din po ito. Dito naman siya sa braso. So ito kasi guys yung pang-RF, wala talaga yung kayong mararamdaman na tunog or something. So pag inamit nyo siya, iinit lang siya. Pero tolerable yung init niya ha. Pero depende yun kung gaano kataas nyo siya ilalagay. Ako kasi hanggang 6 ko kaya siya. So hindi naman siya ganun kainit. Basta laging nagmo-move itong machine. Hindi mo siya pwedeng stay lang sa isang direction, okay? Dapat paikot-ikot. Especially sa chan, guys, kailangan circular motion yung galaw niya pag ginagamit nyo siya. And then, ito din, guys, itong cavitation, ganun din siya. Guys, kung meron kayo mga questions about sa machine, so, ayan, guys, i-comment nyo lang para masagot ko yan isa-isa. And, guys, abangan nyo din yung i-review ko na machine, another machine guys, ayun naman yung mini HIFU. So, natry ko na siya and nagustuhan ko talaga siya guys. Kaya abangan nyo yung susunod kong vlog. And gusto ko siyang gamitin kasi makikita mo talaga instant yung effect niya. Hindi naman ganun kabongga pero may makikita ka talaga after mo siyang gamitin. Kung bibili kayo nito, pwede nyo nang gawin to sa bahay nyo. Kapag wala kayong ginagawa or meron kayong free time, pwede kayong mag-treatment. So make sure guys, susundin nyo lang talaga yung instruction. Meron naman siyang nakalagay dito, may manual guys, kung paano siya ginagamit. So basahin nyo na lang talaga siya isa-isa. So maganda talaga to guys, kasi habang tumatanda, maraming nababago sa skin natin. Kaya kailangan din talaga natin ng mga ganitong machine para makatulong na hindi tayo agad tumanda. I mean, yung skin natin, hindi agad magsagi, ganyan. Kahit medyo pricey siya ng konti. Binili ko siya kasi para sa sarili ko. So, parang hindi na rin ako lalabas-labas kasi madalas lang talaga ako sa bahay. Kaya, ayun, ito na yung binili ko para anytime na gusto ko mag-pamper, dito na lang ako sa bahay. And ako na lang mismo yung gagawa. Pero okay din guys kung merong gagawa sa inyo. Like for example, kapamilya nyo, ganyan. Lalo na guys, itong pang-cavitation, medyo mabigat siya. So, kapag ginagamit mo siya sa braso, mangangalay ka talaga. So, yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated sa lahat ng bago kong video. And pasensya na kayo, ngayon ko lang na-upload tong video kasi medyo busy talaga ako. And ngayon lang talaga ako nagkaroon ng time. So yun lang guys, thank you so much for watching.